ang pinaka-advice ko sa iyo. Naku, you make up mo, mother. You know, you love your husband. Of course. And respect him. Of course. He respects you. Oh, the Bible, yeah. When I say I follow you through the depths of high water, till the end I'll fight for you. I'll wait till you come around, till you find yourself in you, till you find that there is no one who could love you more than me. And I'll wait till I'm your last memory, and I'll hold you till you fall in love. 'Cause I'll be here when you come around. I'll never be the one to put you out or put you down. Your life will never be the same when you're with me, honey. Everything seems to fall in place somehow. Here when you come around, you have your doubts on love. You will always have your fears. You will have your apprehensions, scared the love will lead to tears. And I will always be right here waiting for you. 'Cause forever love doesn't always come around every day, yeah. 'Cause I'll be here when you come around. I'll never be the one to put you out or put you down. Your life will never be the same when you're with me, honey. Everything seems to fall in place somehow. Thank you.
sa aming pamumula. Kaya sinasama ko sa Madre Maria, sa lahat ng mga kalagamanan, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa aming mga ating Diyos. Kawalan tayo ng may tayo Diyos, at kawalan tayo sa ating mga salam, at kawalan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan ko kami. Panginoon, kawalan ko kami. Kristo, kawalan ko kami. Kristo, kawalan ko kami. Panginoon, kawalan ko kami. Panginoon, kawalan ko kami. Dalangin ko tayo. Ang maraming mga pangyarihan, yung pinalagan ng pag-iisang bibig ay mag-isa-isa ng pag-ibig. Kristo na kanyang dala sa bene. Sa tingdurutong ng buhay ng J.B.R. Rowena, ngayon mga ako sa Valentine ng Kasal, huwag kong ipapakitinahin nila ng pagmamahalan sa pag-ibig ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo, mga kapatid sa Rowena. Amen. Masyari po lahat. Ngayon po natin ang pagpapahilan sa salita ng Diyos. Congratulations, J.B.R. Rowena. Merry Christmas po sa inyong lahat. Jaber at Rowena, alalaanin niyo na sa buhay mag-asawa, meron yung tatlong altar na pinagsaluhan. Lahat ng kristyano pamilya, naging pagsalo at nakikisa, nagtitipon sa tinatawag mong tatlong altar. At ang lahat ng altar mundo, lahat sila ay sagrado, lahat sila po ay banal. Jaber at Rowena, malamang meron sa inyong matrimonyo at bed. Doon kayo natutulog, pag kayo'y nagpapagod, doon kayo nag-iisa, doon kayo humihiga, doon kayo nagkakaisa, mag-away man kayo hindi, magkakaunawaan man yung nagkakaunawaan, kayo ay natutulog sa isang bed, sa isang kama, matrimonyo at bed. Bakit po siya sagrado? Simbolismo na kung saan dito makakita ang tulog ng ating simbahan. Kung saan makita po natin na ang kasal, dalawa po ang kanyang layunin para ang mag-asawa ay nagiging isa. Unity purpose. Sabi nga sa ating Ebanghelyo, iiwan ang lalaki ng lalaki kanyang kamatayan at magkasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Jaber and Wick, sabi niya ni Tupil, nag-isa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwan ng muling kapunan. Muli-muli kayong nakasalo sa akin ng kanyang pagmamahal. Ngayon na bahay po sa loob na kayong dumudulog sa tabenang ito at umiili ng panalangin upang inyong pagkabuhay ng bubuklod at pagkabayan ng Panginoon. At kayo naman po mga kapatid at naradikot dito po kayo ang Panginoon at Nina ay manalangin para kay Jaber sa tuwek at bukas palad silang nagkapin bilang magkaisang bibig sa ating tabenang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon ang buong katapatan na inyong ipahayag ang iyong damdamin sa isa't isa. Wek, bukalba sa iyong loob ang iyong pagpaparito upang makisang dibdib si Jaber na iyong pakakamahali at pagiging kulang tamang buhay. Jaber, bukalba sa iyong loob ang iyong pagpaparito upang makisang dibdib si Wek na iyong pagkamahali na paglilingkuran ng habang buhay. Nakanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan, simbahan at sa bayan na umasang inyong aarugain ng mga subling na ipagkakalog ng panuhong may kapal upang sila yung inyong pananagihin bilang mabuting mamaya ng Kristiyano. Inama na kong Jaber and Wick, sa harap ng Diyos at sa kanyang sabayanan, magdaupin ninyo ang inyong mga palad. At ipahayag ninyo ang inibigay magtipan sa panalang sakramento ng kasal. Wek, sumasakayin ka ba na maging asawa? Si Jaber, narin ko ngayon, alinsunod sa batas at mga linuluni ng ating panalang simbahan. Opo, Father. Kung puso ba ang kalog sa kanya na iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka ba ang balikain sa pili niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Jaber, sumasakayin ka ba na maging may bahay ni Wek na narito ngayon na isunod sa batas ng mga linutunin ng ating mananasimbana? Opo, Father. Kung puso ba ang makakalobo sa kanya na iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka ba ang balikain sa pili niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father.
damit mo ay inyong loobin, magkaisa sa kaloob at damdamin. Mula ngayon sa kaginawan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang kagapagkatuloy ng simbahan, kinipagbibigay ng pinapaspasan ng pagkatanig puso, nagbibay sa kanilang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Susunod pong magbasbas sa pagbibigay ng mga siksing at alas. Thank you.
Espiritu Santo, our Father. Oh,
Tunay pa siya. Deeper, you may kiss again your wife. Pangako sa iyo, hindi mo babago. Ikaw na aking ibigin ko, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako. Asahan dahil magkatao, ang pag-ibig ko ay not sure.
if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. Happy wedding to you, Jeeber. Congratulations. Sana po, maabutan niyo at malapasan niyo po yung wedding anniversary nila, mamaya. Congratulations. Ito, Linda. Congrats po. Alright, at this point, ladies and gentlemen, may I invite all of you to please raise your glasses to Big Manyan or juice, and all together, let us say, cheers! Cheers, everyone! Drink up, everyone! Bottoms up! Ladies and gentlemen, once again, palakpakan naman po natin the new Mr. and Mrs. Bonifacio together with their maid of honor and best man. Sometimes I just need to break a little sunshine on a rainy day. My whole world changes with you. It's in the way you look at me. No words could say what your eyes speak. So that you will prosper and you will get closer. The more closer you get to God, the closer you will get to each other. So pray for blessings and hopefully some babies to come. That is some maybe wish means more than one. So God bless you and happy wedding. Sana maging maganda pa at maligayang kayo sa darating. Maraming salamat po. Ako po sa inyong lahat. Una, binabati ko ka congratulations sa inyong dalawa. At sana magsama, alam ko kahit hindi tayo araw-araw na makikita. Alam ko, masaya naman ang pagkasama niyo. At sana dagdagan niyo pa ang pagkapasensya at
lang kayo'y magsama hanggang sa uli. Yun lang naman daw yun.
shopping ng food. Palakpakan naman po natin everyone, the couples here today. Alright, for my next question. Who said, I love you first? Bawal lumingon sa iyong partner. Higher, higher, higher. Who said, I love you first? Who said, I love you first? Alright, ang gagaling naman ng ating mga couples here tonight. You all got the correct answer. The bride, the wife, the groom, the husband, and the husband. Up next, for my next question. Who is a better driver? Sino raw po yung mas magaling mag-drive sa inyo? Higher po natin. Alright, so sa atin pong mga couples, ang lalaki daw po ang mas magaling magmaneho. For my next question, who wakes up first in the morning? Sino raw po ang mas nauunang gumising sa umaga? Ang husband, the wife, and the husband. Ma'am, bakit si sir po ang nauunang magising sa inyo? Yun lang naman daw yun. Walang pa ka natin, ladies and gentlemen, the couples, wala pa rin natatanggal. My next question, who is more stubborn? Sino raw ang mas matigas ang ulo? Naku, mukhang dito magkakanalo. Sige po, pwede niyo pong lingunin ang inyong mga asawa. Kung mali po ang sagot ninyo, pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Walang mga naman po natin. We have 4 couples left here in front. Alright, so during the time that you guys got married, sino daw po ang namili ng honeymoon vocation? Taas po natin. Dapat walang lingon. Kayo ma'am. First couple here in front, sino ang nanili ng honeymoon location? Alright, sige, pwede nyo na pong lingunin ang inyong asawa. Kung hindi po kayo parehas, pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Palakpakan naman po natin. We have 2 couples left here. Ma'am, gano'ng katagal na po kayong mag-asawa ni sir? 30 years. Ma'am, kayo naman, you're celebrating your anniversary today. Gano'ng katagal na po mag-asawa? 31 years. Kaya naman pala, kilala talaga nila ang kanilang mga asawa. Alright, so for my next question. Ito makikita natin kung sino ang medyo techie, ano? Who spends more time on Facebook? Alright, sige po. Lingunin po natin ang ating asawa. Kung parehas po tayo ng sagot. Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin Mr. Jose and Mary Vic Herrera. Saktong-sakto anniversary nila today, ano? Thank you po. Ma'am and sir, sige, isuot muna natin ang ating sapatos. Mag-picture tayo dito on stage. Sir Jose, please join us here on stage. DJ, music please! Everyone. And ladies
palakpakan naman po natin, Mr. Jaber Bonifacio, our group. Sige, Ma'am Wei and Jaber, palitan naman po natin si Mr. and Mrs. Herrera. Alright, DJ, music, please! See you through. Open your mind, believe it's gonna come true. Keep all that's alive.